Good morning. Anong oras ba ngayon? 5:45. Maganda ang magiging panahon. Ayan, no? May araw. Nag-umpisa ang araw. Ewan ko kung lang hindi nyo nakikita. Pero orange siya. So, tamang-tama, merong nakikibilad. Nilagay niya na yung galing sa bukid nila, nakiusap na kung pwede dito iiwanan. Bakit ganun? Parang nawala yung sako. Ah, tumumba lang. Akala ko nanakaw. Hindi naman magagalaw yan kasi maraming aso rito. Nandun pala sila sa daan. Tatahulan na sila. Ito, ito yung mga mababait naming aso. Ayan. Matatapang yan. Kunting, bawa may dumaan lang na ganon at huminto. Ay nako, pupunta na agad dun, susugod dun sa harapan. Kaya mainom na bantay itong mga to. Ay, mag-usap nga. Ano bang pag-uusapan natin? Ang gusto ko sanang pag-usapan, yung tungkol sa COVID-19 eh. Sana kung merong magiging interesado, no? Kung bakit merong mga taong symptomatic at saka asymptomatic. Alam niyo naman yung symptomatic, yung nauospital, yung may mga symptoms. Bawa, ubo, sipon, hindi makahinga. Yung iba nauospital hanggang sa yung iba, yung pinaka-worst, mamatay. Yung mga ganun ba, ano ba, scenario. Tapos, yung asymptomatic, yung meron kang virus sa katawan mo, pero kukunti lang, kaya hindi ka masyadong naapektuhan. Kasi pag madami ng virus na nasa katawan mo, sigurado yon magiging symptomatic ka. Paano nagkakaroon ng maraming virus sa katawan? Bakit kumakapit? Diba? Paano kumakapit? Yan ho yung dapat malaman natin. Ngayon po ako hindi doktor. Hindi ako nurse. Mahilig lang ho ako mag-research. Ugali ko na yon yung sa mga sakit-sakit. Ewan ko ba? Pero, ibig ko sabihin, kasi gusto kong ma... Kumbaga, ano ba? Kasi ilang buwan na, diba? Ilang buwan na hindi tayo makalabas. Makalabas man tayo, nakamask. Diba? Tapos naka-face shield pa. Dati nga pag lumalabas ako naka-makeup eh. Ngayon hindi nyo na kailangan mag-makeup. Kasi wala namang makakakita sa mukha nyo. Diba? Nakapokus lang doon yung aking pasensya na kayo at hindi ako gumagalaw. Ngayon, bakit ho ba? Kayo ho ba ay nakapag-research? Kung hindi po kayo nakapag-research, ako na lang po ang magre-research para sa inyo. Kasi po, kaya po merong asymptomatic, may symptomatic, dahil po sa mga protina, sa mga enzyme sa katawan natin. Yung sa visceral fats natin, ibig sabihin ng visceral fats, yung mga fats sa internal organ. No? Ano ho yan? Ngayon, yung sa internal organ ho natin, made up of cells naman tayo eh. Yung cells natin, merong mga protein yan. Protein na enzyme. May ACE2. Tinatawag nun ACE2 receptor. Ano ng ACE2 receptor? Ay, di ba may blood pressure, mataas ang blood pressure nyo. Pinabababa niya ho. Parang pinabababa niya yung BP nyo. Kumbaga, tinutulungan niya. Tinutulungan niya yung katawan natin na mag-heal. No, yun ho ang trabaho ng ACE2. Ngayon ho, sa sobrang bait ho ng kasi maigi ho sa katawan natin yung ACE2 receptor eh.
sa sobrang bait niya ho, eh, doon ho, pinapapasok niya ho ang mga virus. Doon ho pumapasok ang coronavirus. Pati yung SARS, no? Tapos ho, ang ano niya, ang trabaho niya rin, eh, meron ho kasi tayo pang dalawang protein. Yung angiotensin 2, ang trabaho po nito, masama po itong ano na to, itong protein na to. Salbahi ho. Dinadamage niya ang mga tissues ng katawan natin. Halimbawa sa puso, sa atay, sa liver, sa gastrointestinal, sa blood, sa arteries. Yan po ang trabaho niya. Ay, i-damage ang mga tissues natin. Ngayon, ang nagpapa, kumbaga nagtutulak sa kanya na magparami sila, ay ACE1. Proteina din yan. Ito ang masama din proteina yan. Kasi nga, pinapadami niya yung angiotensin na ang trabaho ay i-damage ang katawan natin. So, ang mangyayari ho, yung, di ba, karamihan ho ng, i-ano natin ho, na karamihan sa mga matataba ay may mga high blood, may diabetes, ano ho. So, itong ACE2 receptor na to, pagka kayo ay may sakit, ng, halimbawa, may sakit kayo ng mataas ang BP nyo, mataas ang, o may kidney problem kayo, mataas ang sugar nyo, marami hong ACE2 receptor sa mga internal organ, ano ho, sa mga cells ng internal organ natin. Ngayon ho, pag ho maraming tayong ACE2 receptor, madami hong kakapit na virus doon sa mga organ na sinasabi ko sa inyo. Ano ho? Kaya ho, marami ho, yung kadalasan ho ng mga may sakit, ano ho yan, yung nagiging symptomatic sila. Dahil, ano ba ang ginagawa ng virus pag kumapit na sa ACE2 receptor natin, no, na nasa cells? Ang ginagawa ho niyan, ano, tinetake over niya yung cells, no, ng virus, ha, yung tinetake over ng virus yung ACE2, no, na receptor. Kaya yung ACE2 receptor, hindi niya magawa yung dapat niyang gawin na tulungan yung katawan natin mag-heal, di ba? Pinadadami niya yung angiotensin. Yung angiotensin, yun yung nagda-damage sa mga tissues, sa heart, sa liver, sa lungs. Pero ano yun, ang madalas kasi sa lungs eh, tapos sa heart. Kasi 'di ba pag ano mo, 'di ba nasa taas yung ano niya, yung sa kamahahawa, 'di ba, sa mata, sa ilong, sa bibig. So dinadaanan nun sa lungs at saka sa heart, no? Kaya ho maraming yung may mga sakit. Pag sinabing may sakit, yung mahina yung mga immune system nila. No, baka ako rin mahina immune system ko dahil ako ay diabetic, no? Pero ako ay kumikilos, no? Kasi yung mga hindi kumikilos, yun po yung ano eh, yung alam niyo na pag hindi kayo kumikilos, di ba, yung masama sa katawan natin yun, yung hindi tayo gumagalaw, wala tayong ginawa kundi umupo, manood ng TV, mag ano ba yung cellphone, ganyan, matulog. Dapat ho kasi kayo, tayo, ay magpapa-araw, mag-e-exercise, para ba i-boost ang immune system. Ano ho? Pag-boost ang immune system nyo, healthy kayo. Hindi kayo, tamaan man kayo o mahawaan man kayo,
konting-konti kasi ang magiging ACE2 receptor nyo na pwedeng kapitan ng virus. Ito, panimula lang ho ito. Iko-continue ko ho pag marami hong ano. Bawa, napansin ko na marami interesado. Iko-continue ko. Pero hanggang dito muna ho. Okay ho, hanggang sa susunod na upload ko ng video. Sana ho ay manood kayo. Babu!